May tanong po ako tungkol sa, di po ba yung sinabi po sa yung salita ng Diyos daw sa Biblia, nakatago sa hiwaga, kaya raw po ang makakapag-unawa lang doon, yung sugulan daw po, wala daw pong iba makakapag-unawa doon. Iglesia bro, binasa na kanina. Po? Binasa na yung balagyando kanina, iglesia lang ang binigyan yan, ang simbahan. Eh, ang sabi, kasi ang sabi kasi, sinabi po kasi sa akin, nung INC, kahit anong basa mo sa Biblia, hindi ka makakaunawa niyan. Kasi, ang salita ng Diyos, nakatago sa hiwaga. Ang binigyan lang diyan, ang sugo lang talaga. Kaya siya lang ang nakakaunawa diyan. At sino sugo? Sino sugo si Felix? Si Ka-Felix Manalo. Sabi niya. Sabi niya. Pero kung Biblia ang babatayan natin, binasa na ni Padre John Dugay na kanino ibinigay yung wala hanggang karunungan o hiwaga sa simbahan, bro. Binasa na ganyan na Ephesians 3:10, hindi sa isang tao lang, simbahan. At mga pari kausap niya, mga apostol, mga kapatid, pari yun. Mga bishop yun. Si ano, hindi pari si ano, ang layo. Doon pa lang sablay na, bro. Pagka masyadong mag-ano sa kanila. Tandaan mo, kapatid, tanong ko sa iyo kung tama ba yung teologiya nila. Ilan ang inutusan ni Kristo para magpahayag ng kanyang salita? 12. O, bakit sa kanila isa lang? Tapos yung pangalawang tanong ko po, yung sa Isaiah 43:5 at saka yung Mateo 24:33 saka Mateo 24:6-7, yung po ba yung tinutukoy doon, yung mga wakas ng lupa? Marjando, kung sumagot dyan, Marjando, alam mo sagutin yan. Wala sa Marjando. Sige, ano yung anong talata yun? Isaiah 43:5-6. Isaiah 43:5-6. Sige, basahin muna natin ha. Isaiah 43:5-6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. So anong tanong mo dyan? Tumutukoy yan sa mga Israelita, bro. Kasi ang mga Kristiyano, hindi man na ano ang mga Kristiyano sa tawag dito, itong sinabi dito na mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. But ang ano ba ang dating tahanan ng mga Kristiyano? Hindi, dinugtong nila yan sa Mateo. Yun ang problema kasi dapat pag nagbasa tayo alamin natin yung context, hindi naman yun hula eh. Yung Isaiah, anong ibig sabihin yung Isaiah 43:5-6? Well, kung titingnan mo yung pagkasabi dito kasi, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, sino kausap niya dito? Eh, hula po raw yan, di ba? Yun yung sabi nila, yan do yung katuparan ng sugo. Paano? Wala mang sugong sinasabi dito. Mali. Ikaw nga mapaliwanag ba dyan do? Mali yan, mali. Wait lang ha. Ayan, Isaiah 43:5-6 daw. 43. At isimulan sa 1. Kung sino ang tinutukoy. Maganda kasi pag tayo nagbasa at isimulan sa 1 eh. Kung Israelita nga. O yan. Ati ba sana? Isaiah 43:1-5 ang babasahin ko ha. Israel! O, Israel pala kausap. O, nauna ang pangalan, no? Israel! Ay, tandaan mo ha. Pinoy si Manalo, Pinoy yun. Hindi yung Israelita. Israel! Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Ang kausap si Israel. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Sino ililigtas? Si Israel.
Tinawag kita sa iyong pangalan. Sinong tinawag? Si Israel. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Sino yon? Israel. Israel. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Sino yon? Israel pa rin. Israel. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sino yon? Israel. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubo sa iyo upang ikaw ay makalaya. Teka. At ipapalagay na ito'y si Manalo. Kailan siya tinubos ng Ethiopia? At kailan siya naalipin para mapalaya? Oh, kailan siya naalipin para palayain? At ang pantubo sa kanya, si Ehipto, si Ethiopia, tsaka si Sheba. Oy, maliban na lang siguro paano lang kung sa Pilipinas. Oh, maliban siguro kung may something wrong ang nag-interpret nito. Patay na naman tayo. Oh, bagsak talaga, no? Sabi ko sa inyo, basta ministro talaga, bagsak yan. Oh, tuloy natin. Tuloy. Sabi naman ito naman, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Kailan kayo nangyari kay Manalo yan? Oh? Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Ah, sino sasamahan? Israel! Bayang himirang niya noon. Hindi pala si Manalo. Bayan titipunin. Oh. Hindi isang tao, bayan nga. Bayan eh! At nabalabas na. Sabi ko sa kanya kaya rin na Brajando nga, ilalabas, kailan ba ilalabas ang mga Kristiyano? Na wala namang, hindi naman naalipin ang mga Kristiyano. Oh. At saka hindi ito hula. Hindi nga nula, sabi ko ngayon. Hmm. Hindi nula. Titiponin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Oh, sino ba ang nagkawatak-watak na panahon ito? Hindi ba Israelita naman? Hindi naman si Manalo? Yun. Yung Mateo 24:33. Mateo 24:6-7. Yun ano yung Mateo 24:3? Tapos 33. Tapos Mateo... Kailangan. Atin muna sa Mateo 24:3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tapos? 33. Ba't biglang na 33? Eh, yun ang kanila eh. Kasi yun. May kurugtong to eh. Sabi niya. Ang Mateo 24, kapatid, kung titingnan mo ang hula ng mga, ang komentaryo dyan, hindi yan tumutungkol sa literal na katapusan ng mundo. Katatapusan ng paghahari ng mga Israelita bilang bayan ng Diyos. Ang katuparan yan, AD 70. Yan ang katuparan sa Mateo 24. Hindi yan about sa talagang katapusan ng mundo. Hindi yan literal. Oh. At saka sabi dito ha, ututuloy mong basa, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang may liligaw. Ibig sabihin, may darating na mga antikristo at magliligaw ng marami. Wala namang kinalaman dyan kay Manalo. So, ano yung isa bro? 33? 33 daw. Oh, ano yung sa 33 naman ulit? Gayun din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Oh, malapit siyang dumating. Pero hindi yan nakatapos na... Ha? Tapos dinugsong nila yung 5-6. Tingnan mo. Para kasing nagtais lang ng tela eh. Tingnan nyo. Sinasaway tayo ni Ramel Parva. Alam nyo, ang paggagawa ng kanilang iglesia para lang yung monster. Yung kamay dinugtong, yung paa dinugtong, yung ulo dinugtong. Nagmukhang Frankenstein. Sabi ni, sino yung kalaban ni Father Darwin?
si Romel Barba? Romel Barba para daw jeep. Bumili ng chassis. Bumili ng chassis. Ngayon, na, ba't nila ginagamit? Sila din pala nagtatahi-tahi. Nagtatahi-tahi rin pala sila? Oh. Ano ba? Pagkatapos ng tatatis, ano naman? Size 7 daw, size 7. Mateo, size 7. Aba, ang layo ng nilipad ng kanilang isipan dito. Pa, sabi. Ano yan? Paulit-ulit na ano yan? Na panalangin. Oh. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. O tila nyo yung kanilang dasal na nasa online, bro. Mateo 24:7. Ah, Mateo 24:7. At tingnan mo, ha. Mateo 24:3, lundag sa 33, then balita naman sa 6:7. Ah, maganda to kasi nabubulgar ang kanilang maling paraan ng pagtuturo. Iba yung exegesis nila eh. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Tandaan mo ha, before 1914, marami ng digmaan ang nangyari. Yun ha? Yung 1914. Panahon pa lang ni Moises, may digmaan na. Panahon pa lang ni, ano, ang daming digmaan ni Constantino, ang daming digmaan ang nangyari. Panahon ng mga Kristiyano na na-persecute sila, digmaan din yun. So, maraming digma mangyari. How can you say na ito 1914? Worst happened daw sa World History. Ah, yan ang problema dyan. Tandaan ninyo ha. Sa World History, isa yung ano, yung World War 1, isa yon. Yung World War 2, ikalawa yon. Meron mga nagbabadyang World War 3. Sana hindi na mangyari yung World War 3, ano? Pero, yung kanilang pag-interpret mo, wala. Tignan nyo ha. Sinong Bible scholar ang maituturo nila na nagsabi na ang katuparan ng Mateo 24:7-7, 1914? Pero may binasa sila na footnote. Ang narinig ko sa footnote, yung pasimula ng kahirapan. Pero wala akong narinig na. Bro, pasimula ng kahirapan, bro. Ang daming kahirapan nangyari sa mga Israel dati nung si Jose, ano? Yung namatay yung paraon na nagmahal kay Jose, the dreamer. Naghirap ang mga Israelita nun. O pagdurusa, matindi pagdurusa yun. O tagano yung pagdurusa nangyayari, ano ibig niya sabihin dun? No. Ibig sabihin, yung pagbabasa nila ng Biblia, dapat nakadiretso, hindi... Context, bro. Ang nung sinulat yan ng apostol, bro, hindi niya inuna yung 24:3, tapos bigla siyang bumunta sa 24:3, bumalik sa size 8. Hindi ganun ang pagkasulat. Context yan, context. Basahin mo muna lahat-lahat para malaman mo ano ang konteksto nung nilalaman ng isip ng writer. Bago mo tingnan kung ano ang buong kahulugan. At para matulungan ka, tingnan mo ang mga commentaries ng mga Bible scholar. Mga Bible scholar. Kasi ang komentaryo nila dyan, hindi yan literal na end of the day talaga. Lahat ng mga scholar, ang kanilang komentaryo dyan, nangyari yan 70 AD. Ang hula na yan patungkol sa katapusan ng Israel na ano, na bilang bayan ng Diyos. Yung pagsasabi dyan na huhukuman, ang huhukuman hindi ang buong mundo, kundi ang Israel. Yan ang hula sa kanila. Basahin mo lahat ng mga komentary ng ano, 'di ba? Tumutukoy yan sa 70 AD na pagka ano ng Israel, pagka gupo ng kanilang relihiyon. 70 AD yan. Yung tanong ngayon, bro, sa katuroan ng ngayon, si bro, kailan ang simula ang huling araw? Hindi yan sa 1914. Wala ka naman kang ano. Bro. Hello, bro. Andiyan ka ba, bro? Hello, po. Apa. Sa katuroan ng ANC, kailan nagsimula ang huling araw? Ito nga, yung pagka 1914 nga. 1914 nagsimula ang huling araw? Panahon ni Kristo, nag-umpisa ng huling araw. Eh, kung basa sa Bible, bro, sa panahon ni Kristo, nagsimula ng huling araw, bro. Kaya nga, yan yung talata na ginagamit nila parate kasi yung sa yan yung katuparan na lumitaw yung iglesia ng 1914.
mali. Pero alam mo ba bro, nasa Biblia ang huling araw nagsimula sa panahon ni Kristo? Hindi pa, anong talata? Tamo. Yan ang reason kung bakit ang INC, ang mga membro, ayaw babasahin ng Bible. Hindi, kasi... Ang ibigay lang pasugo. Huwag kayong magbasa ng Bible, kami lang mga ministro. Hindi alam ni brother, ng ating kapatid dito na, basahin natin yung Hebreo 1:1 hanggang 2. Tama? Basahin ko, ha? Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Tanong bro, kailan nagsalita ang Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang anak? Kailan? Huling araw. Kailan yun nangyari? Anong taon yun? Panahon ni Kristo. Siyempre, first century. Ibig sabihin, sinasabi ni Manalo, palpak yun. Si Ruben. Brother Ruben, go ahead. Follow-up question. Ayun na lang po. Sa sunod na lang po. Mayroon pa yung may tatanong pa po ako sa sunod. Okay, go. Yeah. Okay, sige, po, salamat sige, thank you, bro. Yun ang reason kaya mga INC walang alam sa Bible kasi pinagbabawalan sila magbasa ng Bible. Ibigay lang pasugo. Paliwanag, talata. Tapos paliwanag, talata. Sabi na, sa Biblia nga may talata eh. Basahin mo. Actually, Brother Jando, ang natupad lang ni Manalo na hula, ito sa Mateo 24:24 hanggang 26. Ito ang hula ni Panginoong Jesucristo, ha? Na si Manalo ang nakatupad nito. Ha? Sabi dito, sapagkat may litaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. May litaw daw na huwad na Kristo at huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang mga kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo. So pinapauna, hinulaan na. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, itong nila, ito yung mga sinabi ni Panginoong Kristo na mga bulaang propeta, nalilitaw. Naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid. Sino bang nagkulong sa silid, Brother Jando? Ay, si Manalo yun. Si Manalo. Ano sabi dito, huwag kayong maniniwala. Sabi ni Manalo, nagkulong siya sa silid 3 araw, yung sugo na siya. Isa yan sa hula. Sa mga bulaang propeta, nagkulong sa silid. Pagsabihin daw niya, nagkulong siya sa silid, huwag daw paniwalaan. E si Manalo, yan ang paano niya, yan ang palakad niya eh. 3 araw siya sa silid, kinausap siya ng Panginoon, paglabas na, anghel na siya na walang pakpak. Yan ang natupad ni Manalo, hindi yan pagiging propeta niya, kundi bulaang propeta. Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Jundre. His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of